Papá americano. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Uy, nagagala. And, okay, tanto. Okay, pareho rin pala yung quality. Ito yung sinasabi, no? Ito yung official letter from the senior pastor na si Bishop Anthony Velasco. Mga kababayan, bago ang lahat, di ba kanina sinabi, kinukwento ko sa inyo yung tungkol ho sa sekta ng mga Pentecostal. O eto nga ho, sa pag-research ko, eto pinost ko ito, alam ko sa ating YouTube channel, yung community tab natin, na itong Church of God ng Dasma, ito ay isang Pentecostal. At ang Pentecostal po sa mga born again, ito ho yung masyado ho mahigpit ang kanilang katuruan. Yan, talagang ano yan, ultimo sa buhok, mga ganyan. Ito, again, ito ho, malayo, hindi po ito yung kay Brother Eli Soriano. Yung sa kanila, binago ang pangalan, naging MCGI, di ba? Mga ano, Members of the Church of God, yan, MCGI, ano ba yung, ay basta ganun, MCGI yun ang acronym. Pero hindi ito yun. Iba itong grupo na to. At si Pastor, si Brother Eli, hindi ho siya isang Pentecostal. Ito yung kinakantsaman namin ng Pentecostal dahil ang itong grupong ito, mahilig silang maging topic nila. Mahilig na mahilig ko ito doon po sa issue ng holiness. Ayan. Ngayon, ito rin ho, mapapansin nyo, nagre-reflect din dito sa kanilang letter. Ito ha. Sabi rito sa letter, letter from the senior pastor, the purpose of this letter is to shed light to what transpired last June 3, 2022, Friday afternoon. We, Church of God World Missions Philippines, Das Marinas being a religious organization, not an event place, okay? Hindi raw po sila event place, ha? Were asked by the school, Southern Philippines Institute of Science and Technology, in short, SPIST, if we can allow them to use our facility for their graduation event, with a desire to be of service to the community. So, ibig sabihin, kalapit lang nila to. Okay? Their request will be granted, provided they will abide by the following conditions. Namely, pa. So sinasabi dito po, nagbigay sila na pumayag ho sila sa kahilingan ng space na magamit ang kanilang pasilidad para sa graduation. Pero meron daw po silang kondisyon na ibinigay. Number one, the sanctuary, particularly the pulpit, should not be used for political endorsement. Okay, wala namang political endorsement doon. Number two, that we do not allow LGBTQ to perform a special number or even be a guest speaker on our podium or ministry pulpit. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan po sila kahigpit. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Sniper Victory TV. Yan. And by that, we have to respect kasi yan yung kanilang religious belief. Eh. Same goes with the Iglesia ni Cristo. Diba? Laging maririnig mo dyan. Respect. And this is also, again, for this church, respect. Now, ang tanong ko na nga lang ho dito, ano ba ang nauna? Nauna bang nagbigay sila nito doon sa SPIST? O walang ganitong kondisyong binigay doon sa SPIST? Kasi wala pa, hindi pa nagsasalita ng malinaw ang SPIST dito eh. Yung nag-arkila. Okay, tuloy natin. And a reasonable amount of donation is required to cover for the church upkeep. Okay lang naman yun, normal yan. Ginamit nyo yung venue, may ilaw, di ba? O pag may aircon pa, di okay lang din, dapat magbigay ng donation, wala problema ron. Now, the school space made a down payment concurring to these requirements only for us to find out
in the eve of the event that they do not intend to do their part of the bargain. The church administrator gave the school options on which route to take either. Number one, to look for another place where they can hold their event and the down payment will be returned, or to change their LGBTQ guest speaker. Okay. So ito ho yung binabanggit ni Sas na nag-usap rin sila ng eskwelahan. No? Kasi nga yung eskwelahan, ito po nga may-ari ng venue. So lumilitaw po, nagbigay ito na ng kondisyon. Okay? Sa eskwelahan. Kaya nang nalaman nila na isang LGBTQ ang kanilang magiging guest speaker ay kinausap nila yung speech na kung saan eh, may option. Kung hindi nyo babaguhin ng inyong guest speaker, eh balik namin ang inyong deposito tapos hanap na kayo ng ibang venue. So may ganong ibinigay sa kanilang option. Ngayon, ang kwento rin ni Sas, nung nag-uusap sila, bago mangyari yon, so more than 24 hours, less than 24 hours, nag-usap sila ng eskwelahan, ng speech, kung tutuloy pa ba siya o hindi. Pero, lumilitaw ang sabi ni Sas, ang sabi sa kanya, sige na, tumuloy ka na, quote and quote. So ito na nga, at nangyari po ang hindi dapat mangyari. Ang banta ng may-ari ng venue na papatayan sila ng ilaw at mikropono at palalabasin lahat. So lahat po yung tatlong banta na yan ay tinupad. Okay, ngayon ito, tuloy ko ha. The school speech opted for the latter and deeply apologize to us for the inconvenience they have created. Earlier, initiated a talk to the school staff because we feel that there is a breach of trust already. We lie down openly to them what is going to happen if they will try to violate our religious belief. Okay, so, ibig sabihin, meron hong sapat ng panahon yung eskwelahan na umarkila, diba? Kung ipagpapatuloy ba nila ang gusto nila, which is graduation, at ang kanilang guest speaker, diba, ay si Rogando Sas. So, napil din daw nila na mukhang meron na kasi parang wala na silang tiwala. Imagine kasi, so lumilitaw po rito, nagkaroon na ng prior notice na nitong requirements nila na dapat masunod. Kaya nga raw nung malaman nila, na-feel nila na parang nag-apology na nga sa kanila pero parang meron na silang hindi na magandang pagkakaunawaan dito. So sabi, we lie down openly to them what is going to happen if they will try to violate our religious belief. That if our belief is disrespected, we will have no choice but to turn off the lights and sound system as our final recourse to keep the sanctity of the pulpit, praying that the school will comply and respect our belief, which has been communicated multiple times. This last and drastic option has been clearly communicated to them because we really cannot allow our pulpit to be desecrated. Okay. And then, we expected that this final verbal agreement will be respected by the school and by the guest speaker. But it turned out otherwise. So mga kababayan, hindi rin ho nila ibinawal dito na maging guest ang isang LGBTQ. Ang ibinabawal lamang po nila doon sa pulpito na kung saan ginagamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan. Parang sa pulpito ng pare, papayag ho ba kayo na mayroon doon isang babaeng hariparot magsasasayaw doon, nakabikini? So sa kanila ho, ganun din yung kanilang pananaw doon. No? Kailangang irespeto, kasi sa Biblia mayroon binabanggit dyan, ito ho kasing grupo na to,
eto mga Pentecostal, masyado ho itong nakakapit doon sa yung sa Old Testament, doon sa Holy of Holies, the doctrine of holiness. Diyan po, napakahigpit talaga ng mga Pentecostal. One thing lang ang hindi ko nagugustuhan dito, kung nasaan ang isang Pentecostal na ganitong grupo, ay rekrutin nila yung mga members ng ibang mga churches sa paligid na hindi nila kauri. So mauubos yun, makukuha nila kasi bonggacious sila, may pondo sila eh. Yun lang ang hindi ko rito gusto. Pero pagdating po sa pagpupursige na i-please ang kalooban ng Diyos, hindi mo matatawaran ang mga Pentecostal. At yan naman yung kanina ko pang umagang sinasabi sa inyo. Okay, bago ko basahin yung comments, tutuloy ko lang muna pagbasa nito ha. Sabi niya, I waited for the school speech to make an official statement to redress the situation and take responsibility for the incident. But as I have read their social media statement, this is not possible anymore. That is why I come out to the open. My final word, I respect school institutions. I respect the LGBTQ community. They are human beings, and for this reason, we should respect life. But how about respect for one's belief? Respect for church rules and regulations. Respect for the holiness of the pulpit. The undersigned express all this with sincerity, truthfulness, and integrity of heart. Respectfully yours, Bishop Anthony V. Velasco. Okay, so yun po. So ngayon, ito, tingnan natin yung mga comments. Okay, magandang gabi po sa inyo, Course Channel, Kirkley Mayakyak. Sabi ni Maylin A. Adriatico, ito, tingnan natin sa tab. Uy, bagal. Okay, sabi niya, mali pa rin kasi kung hindi pala pwede LGBT, dapat pagpasok pa lang, kinausap na siya na hindi pwede, ang ipapahiya mo siya na nagsasalita na, pwede mo naman kausapin ng speaker, eh bakit hindi nila kinausap? Okay. Palagay ko ho dito sa puntong ito, ha? Gaya ng binanggit ko, dun ho sa kanilang last part ng statement, binabanggit niya doon, nire-respeto nila ang LGBTQ. However, dun ho kasi sa pulpito, kung saan po binabasa ang salita ng Diyos at Biblia ipinapatong. So sa kanilang pananampalataya, napakadakong banal po ang lugar na yon. Okay, kaya nga sa ang request lang daw nila doon ay huwag magpe-perform ng special number ang isang LGBTQ. No, bakla, tomboy, silahis o ano pa man yan. Pangalawa, alam niyo po ba itong grupong ito? Hindi rin ho ito pumapayag na ang babae ay tatayo sa pulpito at mga ngaral sa mga kalalakihan. So kapag ang babae ho sa mga Pentecostal, hindi po sila pinatatayo sa likod ng pulpito. Nandun sila sa baba, doon sila nangangaral. Ganun po kahigpit. Nasa Biblia kasi yan. Ngayon, yung party dito, pwede pong maging guest nila, bisita lang ang isang LGBTQ. Yun lang po yung maliwanag dito. Ngayon, ang may kasalanan na po rito, yun pong space, Mylin. Bakit? Kasi itong space, alam na nila ang kondisyon. And then si Sas naman, she was very open. Na? Di ba, sabi nga niya, nag-usap sila, tinanong din niya, ano ba, tutuloy pa ba? Ako, sabi sa kanya, sige na inig, tumuloy ka na. Doon pa lang eh, may kasalanan na po yung space. Kaya nga siguro hindi na sila nagsasalita. Diba? Hindi na sila nagpapaliwanag. Alam niyo ho ba ang nalagay lamang dito sa matinding kahihiyan? E pinahamak lamang ng eskwelahan, ng space. Kaya kailangan ho magsalita sila. Kung susundan po natin itong letter ng pastor, okay? Kanina, sinundan natin yung nangyari. Diba? E talagang hindi natin nagustuhan yun. Pero sa parting ito na may na lumilitaw po, base rito ha, sa letter ng pastor, lumilitaw rito na pasabihan ng maaga, di ba? Ang option ay open din naman kay SAS na kung hindi siya magtatayo dun sa pulpito. Di ba? Kaya nga ang tanong nga niya eh, kung tutuloy ba siya, sabi nga sa kanya, di ba, sige na tumuloy ka na. Oh.
million views na yung video na yan. Isa, so, hindi ko lang pwedeng ma-play kasi baka tayo madali ng copyright. Kasi nakita ko yung videos na yan ay monetized po. At marami ng vloggers ngayon ang nadidemonetize for reuse content. Mahirap na. Diba? Tapos pagbibintangan, mga kalaban, mga dilawan, hindi po. Kasalanan ng vlogger. Nag-nenok ng ibang video at hindi ako nakapagpaalam kay SAS para gamitin yan. Pero doon po maliwanag, ina-explain ni SAS. After ng event na yan, nang patayin ng ilaw, yung mikropono, in the middle of her speech at palabasin lahat sila. Lahat ng sinabi di nangyari doon, nilalaman ng sulat na to. Kaya nga ang tanging tanong ko na lamang dito, speech, from the very start ba binigyan kayo nito ng Church of God ng kanilang mga patakaran? Kasi kailangan ninyong mag-comply. Kayo ang nangangailangan eh. Diba? At wala akong obligasyon. Ito lang ha, walang obligasyon ng Church of God na tanggapin ang kanilang request, na pagbigyan ng kanilang request. Diba? Sila yung nangangailangan na lumapit dun sa Church of God kasi wala silang place for graduation rights ng kanilang mga estudyante. So, dito ho, kung sakali na ang Church of God, yung pong space, ang may kasalanan dito, well, I guess, dapat ho silang mag-public apology para ho dito sa Church of God na dapat nga nirespeto nila ang kanilang relihiyon, ang kanilang pananampalataya at higit sa lahat din po sa mamamayang Pilipino at saka dito po kay SAS na nailagay pa nila sa kahihiyan dahil sa kagustuhan nila, diba, itinuloy pa rin nila na siya ay magsalita doon sa graduation. Okay? Yan ho yung paaking punto rito. Ngayon, ako, I'm waiting for the speech to say something about this. Kay Kurt Dimayakyak, mali pa rin Sir JDB kasi po, may ordinance ang Cavite na dapat walang discrimination on gender. Okay, in regard to this, I beg to disagree. Kasi meron tayong constitutional rights, the separate constitutional provision, the separation of church and the state. And therefore, itong Cavite Ordinance, okay, yung Cavite Ordinance, wala ho itong bisa dyan po pagdating po sa loob ng pag-aari ng simbahan. Okay? Wala yan. Dahil unang-una, yan pong ordinansang yan, wala naman ditong diniscriminate eh. Walang diniscriminate dito in the first place. Nagkaroon na lang rito ng sort of a harassment or inconvenience on sa side kasi sa ginawang aksyon ng eskwelahan, ng SPIST. Eh kung hindi nila itinuloy, with all honesty, sinabi nila kay SAS, SAS, sorry, kinausap uli kami ng may-ari ng event. Pwede ka namin sana maging guest, maging bisita sa graduation, pero hindi pwede yung pulpito na magsasalita ka doon. Bawal yung ganito, political endorsement, tapos bawal din sa kanila yung LGBTQ. I'm sure mga kababayan maiintindihan to ni SAS eh. At walang, hindi ito magiging kawalan sa kanya. Ang hindi ko lang dito mag-hits, bakit ipinilit pa ng eskwelahan? Diba? At mukhang hindi nila inisip yung posibleng ang mangyari, baka totohanin ng eskwelahan. O ngayon ho nung ibinanta at itinuloy, sino ngayon ang nabukulan? Kawawa naman itong mga graduates, nasira yung moment nila. Kawawa naman itong si SAS, di ba? Napahiya doon. Maraming nagkokondina because they don't understand kung ano po yung side naman ng simbahan. Di ba? Ganito lang naman rin kasimple yan eh. Whether you're a Catholic, you're a Muslim, you're an INC, di ba? Meron kayong kanya-kanyang mga religious practices na gusto rin naman po ninyong nirerespeto. Now, in this case, tama ho rito yung Church of God. Kung prior po, the event, nagsabi na sila, may listahan na silang binigay, ilan lang, tatlo lang naman ang requirements. Konting donasyon para sa mga nagastos na at nagamit nyo sa kuryente, sa ilaw, bla bla bla. Tapos bawal ang ganito, ang dahilan ay ganito. Yun lang naman eh, napakonti, tatatlo lang. Diba? So, abangan ho natin, sana magsalita ang eskwelahan.
Ngayon, kung sino yung may kasalanan dito, ay mag-public apology. Importante po yun. Okay, lalo na ho, isang educational institution. Maybe ano sila rito, may tulong sila dito sa pagka sa pangyayaring ito. Okay, ito tuloy pa natin. If anti-religion speech pero hindi, it's inspirational commencement, okay. Wala yan, hindi yan ubra doon. Kasi in the first place, nagbigay sila, no? Nagbigay sila diyan ng kanilang patakaran. Okay, and isa pa. Teka, tignan natin. So we're done with that part. Kaya pala, meron lang akong gustong batiin ng happy birthday si Nancy Solomon. Senior citizen na, 60 years old na nga. Ito kaibigan to ni, ano, eh, ni Maharlika. Yan po, si Nancy Solomon. Alright, so madam, shoutout po sa inyo at sa inyong napipintong birthday. Yan, aba, blessing na yun sa Lord, ha? Umabot ng ganyang edad. Eh, yung iba, kaidaran ko pa lang, eh, nung nauso ang COVID, na Peggy na. Oh. Eh, si, ano, Madam Nancy, healthy-healthy pa, nagbo-ballroom pa. Eh, ito. Ito yung sabi niya. Clocking 60 tomorrow, June 5. Yan, running rock and roll marathon series today, 5K. Tomorrow on the day of my birthday. Half with my two girls. Yan. In San Diego at the moment. Okay, so ito po. Iba nyo naman ang kanilang... Ayan. Alright, so advance happy birthday, Nancy Solomon. I also ask, ano, eh, Maharlika. Ako, oy, birthday ni ano. Oy, from Buya 13, Emery. Sabi ni Sas, di naman niya ginamit yung pulpito. Di daw yun. Hindi, saan siya nakatayo? Pulpito yun, hindi doon siya nagsasalita eh. Sa pulpito, sa likod ng pulpito. Tapos bumaba siya nung wala na. Nung wala ng audio, nung pinatay na yung mikropono. Napanood yung video eh. Doon yun, nasa may harapan na siya ng pulpito. Okay, pero in the first place, hindi sana dapat eh, naging ano na lang yung eskwelahan. Diba?